Salamat pero paalam na 2019 and hello 2020. I think oras na para itapon ang mga basura sa buhay natin. Oras na para ang buhay ay ayusin. Itapon na ang sakit since 2017. Diba mas masaya pag pinatawad mo na sila? Kasi life is too short para di mo piliin maging masaya. Diba ang gaan sa feeling pag wala kang galit o inis na dinadala? Extra charge pa yon pag overbaggage ka na. Diba ang sarap ng gising sa umaga? Kasi alam mo, mahal ka niya. Oo, hindi perpekto ang buhay. Minsan di mo alam kung ano at sinong tunay. Mga relasyon na puro away, trabahong walang humpay, mga di maiiwasang pagkamatay, di inaasahang pagkahiwalay. Talagang walang kasiguraduhan sa buhay, tulad ng panis na tinapay, tinapong gulay, walang lasang siomay. Palagi na lang walang malay, sa nagtataas ang presyo ng palay, di sapat na hanap buhay, samahang di na matibay. Di katulad ng lamesa na 68 years na sa inyong bahay. Lagi kang mag-isa pero di ka pa din sanay. Lalo na pag nasa buffet ka at wala kang kasabay. Pag-ibig na walang kulay, kaya feeling mo walang kwenta ang buhay. Kasi wala ka namang karamay. Pero sapat na dahilan na ba yun para mawalan ka ng gana sa buhay? Paano na yung nanay, tatay, ate, kuya, asong pasaway at tsismosa mo ang kapitbahay? At nakalimutan mo na ba, God loves you habang buhay? Ba't di na lang natin lagyan ng buhay ng bagong kulay, yung mas maganda, mas masaya, o rainbow color na para lahat bagay? Kulay na di nabubura kahit may eraser ka pa, yung saktong-sakto lang para bumalik ang tiwala at sigla. Kulay na magpapataba sa puso mong payat at pagod na. Kailangan mo lang magtiwala at kausapin siya para maramdaman mo ulit paano maging tunay na masaya. Thank you guys for watching. Please don't forget to like and subscribe to my channel. God bless and remember, always choose to be happy.